28 ng Abril, Martes sa ikatlong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sinabi ng mga tao kay Jesus, "Anong tanda ang magagawa mo upang pagkakita namin ay maniwala kami sa iyo? Ano ba ang gawa mo?" "Kumain ng mana sa ilang ang aming mga ninuno ayon sa nasusulat. Binigyan sila ng tinapay mula sa langit at kumain sila." Kaya sinabi sa kanila ni Jesus, "Talagang-talagang sinasabi ko sa inyo, hindi si Moses ang nagbigay sa inyo ng tinapay mula sa langit. Ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na mula sa langit. Ang tinapay ng Diyos ang pumapanaog mula sa langit at nagbibigay buhay sa mundo." Kaya sinabi nila sa kanya, "Panginoon, lagi mong ibigay sa amin ang tinapay na ito." Sinabi sa kanila ni Jesus, "Ako ang tinapay ng buhay. Hinding-hindi magugutom ang lumalapit sa akin at hindi mauuhaw kailanman ang naniniwala sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, "Ako ang tinapay ng buhay." Ang pagtanggap kay Jesus bilang tinapay ng buhay ay isang mahalagang pagpapasya. Ang sinumang magdesisyong lumapit kay Jesus ay hinding-hindi niya itataboy. Ang lahat ng mayroon si Jesus ay mula sa Ama, kung kaya pakaiingatan niya ang mga ito. At ito rin ang kalooban ng Ama na walang mawala sa mga ibinigay niya sa kanyang anak. Sa puntong ito'y matatanto natin na ang pagpapasya ni Jesus na ingatan tayo ay kaisa rin sa pagpapasya ng kanyang Ama na walang mawala sa mga ibinigay niya sa kanyang anak at lumalapit sa kanyang anak. Nagkakaisa nga ang kalooban ng Ama at ng Panginoong Jesucristo, bagamat naroroon ang pagbibigay diin sa pagsunod ni Jesus sa kalooban ng Ama. Marapat lamang na ang kalooban ng lahat ng lumalapit kay Jesus ay makaisa rin sa kalooban ng Diyos Ama. Pumanaog mula sa langit si Jesus, hindi para gawin ang kanyang sariling kalooban lamang, kundi upang ipakipagkaisa ang kalooban niya sa kalooban ng Amang nagsugo sa kanya. Ito rin ang hamon sa ating mga tagasunod ni Jesus, na ipakipagkaisa ang ating kalooban sa kalooban ng Ama. Pagsasagawa, paano mo sinusunod ang kalooban ng Diyos? Lumalapit ka ba sa Panginoong Jesucristo sa layuning ipakipagkaisa ang iyong kalooban sa kalooban ng Ama? Nagiging daan ka ba upang mapalapit rin sa Diyos ang ibang tao?